A few moments later. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Mama Ola. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng Rosenia sa Arabic. Rosenia, kanin na i-oven. So ito na, hindi ko siya medyo naumpisan pero sasabihin ko na lang sa inyo paano gawin. So let's start na tayo. Oh, ayan guys. Hindi ko kasi naumpisaan paano ko ginawa. Unang-una, nag-slice ako ng sibuyas at saka bawang. Ginisa ko muna, tapos yung manok na chicken boneless, ni-slice ko rin ng mga maliit. Ganito kaliito. Maliit lang siya. Then, habang ini-slice ko na, habang nakasalang na yung manok at saka ginisa kong mga sibuyas, nag-slice naman ako ng talong. O, nakita niyo, di ba guys? Nakita niyo may talong. Then, giprito ko po siya, guys. Giprito ko yan, talong na yan. Separate din yan. Tapos, na pag makita mo na konti na lang yung tubig ng manok, or else na luto na yan, madali lang naman kasi maluto yan kasi boneless. Makita mo kung wala nang tubig, lagyan mo na lang siya ng mga seasoning. Unang-unang nilagay kong seasoning, black pepper, and turmeric powder, okay, paprika powder. Yan, curry powder, ground coriander, at saka tomato paste. So ngayon, i-mix na natin yan. Tomato paste niya konti lang para pumula lang ng konti yung kwan. I-mix na natin yan siya guys. Ganyan. Madali lang po siyang gawin yan guys. So, ganyan lang siya. Yan, luto na yan ganyan guys. Luto na yan siya. Ganyan. Luto na yan siya. So, ngayon, patayin na natin ang apoy. Kasi luto na naman din yan. Tapos, ang gagawin natin ngayon, itong inugasan kong bigas, isasayang na natin yan. Isasayang ko, lalagyan ko lang nun siya ng tubig. Tapos, asin na konti at saka mantika. Ganun lang kasi siyempre white rice yan eh. Oh, sige, bye-bye muna. So ngayon guys, nag-blender ako ng crab cheese at saka cream, gesta. Kasi yan ang ilalagay ko sa ibabaw ng ito kong kanin. Yan siya. Then, pagkatapos niyan guys, yan na yung kanin. Ang ginawa ko dito sa kanin, pagluto ko, nilagyan ko muna ng konting kanin sa ilalim. Then, ginitna ko yung ginisa kong manok kanina na may gulay. Tapos, ang nilagyan ko naman siya ng kanin ngayon sa ibabaw. Ang pinakalas ay ito, ilalagay ko sa ibabaw. Yan. Ganyan guys. Ganyan lang kasimple guys. Tapos, pagkatapos niya, nilagay na natin sa oven hanggang sa mag-golden brown itong cheese sa ibabaw. Tapos, ganyan lang kasimple guys. Then, ngayon, kuha tayo ng kutsara ito. Iganyan natin para ganyan. Para magbantay yung cheese. Ganyan lang, guys. Hindi ko kasi napakita sa inyo yung unang paggawa ko nito eh. Kaya, shortcut na rin. Pero okay lang din. Ganun din naman sa sinabi ko. Ganyan lang kasimple. So, ngayon, guys. Hintayin natin na maluto siya. Maluluto na yan pag ilagay sa oven
mga 10 minutes siguro mag mag kumbaga mag golden brown na tong sa itaas ng cheese. So, pwede na nating kainin pag ganun. So guys, salamat. Bye-bye. So ngayon guys, andyan na siya sa oven. Hintayin na lang natin ang pagluto niya.